So what's up guys, it's Vladimir Marak here, and in this video guys, I'm so excited na i-share sa inyo no itong usapang millennial, no? Usapang millennial ni Vlad, no? So tayo kasing ano, so by the way, magpapakilala muna ako na maayos kasi alam ko naman na napakahirap magpakilala na magulo. My name is Vladimir Marak and I'm a content creator, no, dito sa YouTube. So ngayon, ang kwento ko sa inyo is tayo kasi mga millennial guys, no? Tayo mga millennial, madalas iniisip na ibang tao, tayo mga millennial, tamad tayo, ayaw magtrabaho, lagi na nagdala yung cellphone, mga ganun, at marami pa ang mga misconception about millennials, okay? So, yun nga. Pero deep inside kasi tayo mga millennial, hindi nila tayo maintindihan that we are living today in a different world. We are living dito sa panahon na tawag doon. Dito na tayo sa panahon na tawag doon. Mag-upload ka na ng mga videos mo, tweets mo, posts mo sa Facebook, mapapansin ka na eh. But 50 years ago, or 60 years ago, or 100 years ago, para mapansin ka, kailangan nasa newspaper ka, nasa TV ka, nasa ads ka. But no, hindi eh. Diba? Nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng ano, makasabay dito sa biggest change, no? Dito sa economy natin. Like example, yung mga traditional jobs, unti-unti na nagta-transition into internet. Internet jobs, internet entrepreneurship, no? Ang dami. And tayo kasi mga millennials, we want to make an impact while making an income. That's why, kaya nga tayo nag-YouTube, di ba? You have the message, di ba? Kaya ka nag-YouTube, it's either na gusto mo rin pagkakitaan ng YouTube. Yes, that's true. Pwede naman tayong kumita dito sa YouTube, no? Kaso nga lang may requirement. But kahit may requirement ang YouTube, pwede pa rin tayong kumita sa YouTube by selling our products, promoting other people's products. And ang maganda dito, guys, no? Meron akong natutunan dito sa book na to, no? That empowering millennial ni Sir Vivek Iani. Actually, na-meet ko na tong author na to. That was November 17, no? 2018. Na-meet ko siya sa Global Author Summit. And yun, ang sabi niya doon that when life becomes shaky, focus on outcome. So, nagkaroon ako ng chance na magkaroon kami ng video vlog ni Sir Vivek Iani. But ang nangyari nun, yung vlog ko, diba, nanakaw. Napasok kami magnanakaw. That was November 19. But, yun nga. Huwag na muna natin pagkwentuhan yun. Ibang story yun. Basta ililink ko na lang yung video, no, about dun sa story na yun. Nandito naman yun. Ang title nun, The Most Spectacular Way to Say Goodbye. So, in this video guys, ano naman, i-share ko sa inyo yung 3F, no? 3F. So, kung fan ka ng F4, di ba? 3F lang, no? Tayo mga millennials, 3F. Anong itong 3F? Tayo kasi mga millennials, we want freedom. No? We want freedom. We want fortune. No? Hindi yung sigarilyo. Hindi yung sigarilyo. We want fortune and we want fun. Kasi, alam yun, paminan mo natin, no? Sino ba naman ayaw ng fun, di ba? Yung nag-i-enjoy ka habang ginagawa mo yung passion mo, di ba? Kumbaga, how can you make your passion into side profession that you can earn profit from it? So, that's fortune. And fun is nagagawa mo yung passion mo habang kumikita ka. And freedom, kasi pwede mo siyang gawin kahit nasaan ka. Like this one, no? Ang isa sa mga message dito ni message ni Sir Vivek Iani dito sa book niya na Empowering Millennials is you have the value inside you. You have the potential to make an impact while making an income, no, in the world. So you need to discover your talent. You need to discover your skills, your potential. Kasi tawag doon, when you discover that and you share it to other people, and share mo yun each other sa YouTube, sa Facebook, depende kung ano yung platform mo eh, you will shine eh. Kasi you have the unique value inside you. And kaso nga lang, ang nangyayari sa atin, tayo mga millennials, we lack clarity. Hindi natin alam yung gusto natin, no? Kaya nga, dito sa book ni Sir Vivek Iani,
kinuwento niya doon yung tayong mga millennials, we lack clarity. Hindi natin alam yung gusto natin. That's why hindi natin nakukuha yung gusto natin. So the first step is, kailangan alam natin kung ano yung gusto natin. Kasi most people don't get what they want because they don't know what they want. So be clear kung ano talaga yung gusto mo. And sinabi din niya doon na pagka example, alam mo na yung gusto mo, dapat i-align mo doon yung gusto mo. Let's say, gusto mong gumawa ng mga contents, gusto mong gumawa ng mga videos, magaling ka doon, or you love creating videos, ganun. So, dapat i-align mo doon. Kailangan ginagawa mo kung ano yung gusto mo. And, tayo din kasing ano, tayong mga millennials, ano, tawag doon, may clean na yung attention span natin. So, kailangan po natin ng patience or pasensya talaga. So, alam mo yun, kasi sa panahon natin yun, parang instant na lahat, di ba? Pero wala pong instant success, wala pong overnight success. Kung meron man po, instant noodles yun, no? Pero kailangan mo pa rin iluto eh. Di ba? Kailangan mo pa rin lutuin yun para at least makain, no? But make sure this is my positive reminder for myself first and sa inyo din na nanonood nito that let's become healthy, no? So yun nga, pasensya talaga, no? Kailangan natin ng mahabang pasensya kasi yung attention span natin maikli na, no? Maikli na talaga. And also guys, no? Kailangan din natin ng ano, ng resilience, no? Resilience. Sinabi din dito ni Sir Vivek Iani na we need kailangan na kasi natin matutunan kung paano natin ma-overcome yung tawag doon yung failures, alam mo yung failures, yung rejection. Kasi ang target kasi ng rejection more on emotion, di ba? So, kailangan malaman natin how to handle yung mga negatives na nangyayari. Kasi I discovered and through pagtatanong na din sa mga mentors na it's true na kung anong pinagtutuunan mo ng pansin will expand. What you focus on will expand. So if merong nangyaring negative, so this is my positive reminder first for myself, no? Pag merong mga negative na nangyayari, is don't focus on that negative, no? Don't focus on that negative. Ang hahanapin mo is yung positive inside that. Instead na sasabihin natin na magreklamo tayo, sabihin natin na siguro may good reason bakit nangyari to. Kagaya nga nung November 19, di ba? Na napasok kami ng magnanakaw, nawala yung mga vlogs ko, nawala yung mga videos ko, yung mga contents ko. Nandun yung mga contents ko actually sa vlog na yun. Nung isang phone na gamit ko sa pang-edit, no? So, dati, sabi ko, siguro may good reason bakit nangyari yun. Siguro to inspire, no? To inspire, learn, and explore, no? Kaya nga na-start yung channel na to na Inspire, Learn, and Explore. At least para ma-inspire ka na millennials or kahit hindi ka na millennials na nanonood ng video na to. Kailangan natin matutunan how to become, yung kalmado lang. Na everything happens for a reason and everything happens for a good reason. Kaya nga, na-remember ko yung sinabi ni Paulo Coelho, there's no such thing as coincidence, no? Nung binasa ko yung book ni Paulo Coelho, sinabi niya, there's no such thing as coincidence. It happens for a reason. Diba? And I'm happy and grateful. Kasi kung hindi nangyari sa akin yun, na nawala yung vlogs ko, nawala yung phone ko, napasok kami ng magnanakaw, and I'm happy and grateful kasi buti na lang hindi kami pinatay. And buhay pa rin ako ngayon, and nakagawa ako ng vlogs, and na-share ko sa inyo yung message, no? And sinabi din ni Sir Vivek Iani, doon, that when life becomes shaky, focus on outcome. And yun, last is, na pag-usapan natin, it's about focus. So, tayo kasi mga millennial lack, na tawag doon, hindi tayo makapag-focus eh. Dami nating multitask. Pinaka-open yung Google mo, yung Facebook mo, yung YouTube mo, yung Twitter mo, yung Instagram mo, sabay-sabay. So, nag-multitask tayo, hindi tayo makapag-focus kung ano talaga yung gusto natin. So, i-recap lang muna natin, no? So, kailangan alam mo yung gusto mo. Pangalawa is kailangan align ka. Pangatlo is kailangan mapasensya ka kasi pag inaaral mo yung, halimbawa, yung may inaaral, kailangan talaga, mapasensya ka talaga. And pang-apat yung resilience. And pang-lima naman is focus. And yun pa, guys, natutunan ko din dito
think like a champion, okay? Think like a champion. Kasi mindset is everything, kasi mindset is everything. Mindset is everything. Kasi what you focus on will expand. Kung ano yung iniisip mo, 'di ba? Kung ano yung iniisip mo sa loob, 'yun yung ano, 'yun nasa labas. Sabi nga si isang quote, what happened outside is only a reflection of what happening inside. Inside of your mind, and kung ano yung iniisip mo, yung mga thoughts mo. Kasi your thoughts inside your mind will lead to feelings, and your feelings will lead to action, and your action will lead to result. So, always na i-cultivate natin yung mga good vibes, good thoughts, and this is my positive reminder for myself first na to think like a champion, and to think like a champion tayo mga millennials, and even hindi ka millennials na pinapanood mo tong video na to, no? To think like a champion and always be grateful, no? And I'm so happy and grateful kasi pinapanood mo tong video na to kahit na bago ka pa lang dito sa channel natin, no? Or kung matagal ka na nakasubscribe dito sa channel natin, thank you so much, no? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you sa'yo, no? And wishing you more success, abundance, good health, full of love, and maraming maraming blessings ang dumating sa'yo and sa buong family mo. Yun lang guys, this is Vladimir Marac. Let's inspire, learn, and explore. God bless guys.